Hi, good morning! Happy Tuesday! Sana ako mag-vlog today, kaya lang gusto kong i-vlog yung experience ni Brua na mag-face to face siya. Ano kasi? Wait. Wala kaming gawa ngayon kasi umuulan. Walang paghahaluan si Mister ng buhangin at semento. Kasi nga doon kami sa may likod naghahalo, di ba? Eh umuulan, mula kagabi umuulan hanggang ngayon, maulan, makulimlim. Kaya sabi ko, wala namang gawa, maglalaba na lang ako at hindi ako mag-vlog. Tapos ito si Bruha, nasa waitlisted siya, dulong-dulo siya ng mag-face to face. Kaya sabi ko, tuwang-tuwa naman ako kasi nga di ba napakainit para hindi siya makasama doon. Problema, paano ka ba naisama kasi? Gusto niya kasi ma-experience yung face to face sa panahon ngayon. Kasi nga naman, iba nung regular classes, di ba? Iba kasi ngayon. Kaya nire-request niya, sana makasama daw siya sa face-to-face. Ang priority ng mga teacher, ewan ko ha dito sa amin, ang priority ng teacher, school at teacher, yung mga walang pang, yung mga ano anak, walang mga internet, at saka yung mga hindi masyadong sumasagot sa module. Yun ang priority nilang mag-face-to-face. Sa listahan, nasa dulong-dulo si Buha. Kasi nga, di ba, meron naman kaming ano, meron kaming internet. Tapos, kompleto naman siya. Nagagabayan ko siya lahat sa module, lahat na ipapasa ko. Kaya, walang problema. Meron yata mga hindi pumapasok, ayaw ng face-to-face. Kung ayaw na nga pumasok sa online class, ayaw pa rin pumasok sa face-to-face. Kaya, medyo isiningit yata siya. Hindi ko alam kung paano ito isiningit na. Oo, kasi yung iba ayaw nga pumayag ng face-to-face eh. Siya gusto niya. Sabi ko, sige. Nung una ayaw namin pumayag ni Mr. kasi napakainit talaga dahil ayaw namin, sabi kong gano'n, mainit sa room. Kasi ang unang usapan, maghapon. Pero ngayon naging half day na lang. Kaya mamaya 12 o'clock, may experience ngayon. Ito. Sabi si Papa namin. Si Papa namin sukat na sukat din. Sabi namin nakakainit na walang ginagawa. Nasanay kami na may ginagawa lagi. Alam mo yun, yung busy yung araw namin. I-deliver ng yelo, gumagawa dito. Pero, wala eh. Ano ba samahan mo ako pagpasok? Sasamahan kita pagpasok? Para pumirma sa kaduluan daw. Para ano? O, pwede naman umayaw eh. Sabi ko nga, pagka hindi niya kaya, pag hindi niya kaya yung panahon dun, yung mainit, yung sobrang init, balik siya sa online class. Kasi ako talaga, kanya-kanya tayo ng sitwasyon ha, pabor ako sa online class sa anak ko. Kasi nakikita ko sila lagi. Yung bang kabahayan natin kapag wala yung anak natin sa bahay, wala ako noon. Isa pa, nagagabayan ko rin naman sila dito. Kaya okay lang sa akin. Pero syempre, may iba tayo ng sitwasyon. Sa amin kasi may internet, tapos kumukuha ako ng module. Kapag may module, ako pwedeng kukunin, kumukuha ako. Mistake ko yun na parang naunggoy doon. Hanap-hanap na siya doon. Ano? Ang kanya. Si Ampet ko walang OJT ngayon. Andun siya, may klase na sa to. Pagka ganito, wala siyang OJT, nagkukulong siya sa kwarto. Kasi nga yung lesson nila, bago mag-lesson yung prof nila, inaaral niya na. Kasi higpitan na talaga, kasi di ba graduating na nga siya. Oh, tapos na ako maglaba. 10:40 na guys. Kanina pa ako nag-start. 8 a.m. Mabilis lang ako maglaba. Mabilis ang washing machine, mas mabilis ako. May technique ako sa mabilis ang paglalaba. Basta gusto ko lang mabango. Hindi ako mabusising maglaba. Ako mabusising magpuskos. Basta gusto ko lang mabot. Sampay ko lang. Tapos lang nung sinasampayan ko, nakatinala ako. Buksan mo. Namang problema kasi siya ng bag eh. Kasi nga wala naman kaming bag na naka-ready para sa kanyang face-to-face. Eto, kay Kuya Palik yan noong December. Bigay ng supplier sa kanila. Eh, hindi ko naman nagagamit yan. Diba? Hindi naman to original. Siguro yung mga class A na tinatawag guys. Eto yun. Pero maganda siya. Magaan, tapos ano, ang ganda din ng tela. Kaya sabi ko, yan ang gamitin niya. Tingnan mo kung magkakasya ngayon yung mga gamit mo dyan.
Ay, meron pang ano. O si Alal. Si Alal namin kapag walang klase. Oh, di ba? Okay lang yan. Nag-aaral naman siya. Magaganda naman yung kanyang mga grades. Hindi pinababayaan. San banda? Ayan, magagamit mo yan. Kaya lang yung papel, dapat siguro itiklop mo. Papel lang ba kailangan? Hindi kailangan ng notebook? Excited ka? Sakto lang. Eh, kinakabahan. Oh, kasi gusto ni teacher makita kung talagang nag-aaral ka mabuti. Dahil baka mamaya, nigugugle mo lang yung kanyang mga sagot-sagot dun sa mga ano. Kay Google ba? Di ba? Instant Google, what is the answer? Di ba? Pare, maingay ka dyan. Ay, yung cellphone niya maingay. Okay na yan? Inang musukatin mo kung tama yung haba. Tatanggal, hindi mo na tatanggalin yung etiketa? Pasok mo na lang sa pinakabulsa siguro yung etiketa. Ay, ano, alcohol. Tapos extra face mask pala. Eto, dito. Pasok mo dyan. Oo, ipasok mo dyan yung etiketa. Nakakahiya naman tanggalin eh. Sa bagay, akin naman na yan. Binigay yan ni Kuya Palik sa akin. Ay, mapasok. Ayan. Okay na yan, ganyan. Tapos tingnan mo. Pwedeng body bag. Oo, pwedeng ganyan. Pwedeng body bag. Pwedeng sling bag pala. Eh, ganun mo sa may kabilang side ng ano mo. Yan, pwedeng ganyan. Pero ano, iiklian pa natin. Pwede naman iiklian pa. Okay na yan, no? Ready ka na. Ready na ang bruha namin. Civilian lang daw siya, ayaw niya mag-uniform. Ah! Ito na. Ikaw? Nagagalit siya kasi iniwan namin, bumili kami ng lutong ulam. Yan po talaga siya magkarota. Tampo siya kasi iwan. Sige. Halagang 200 na ulam. Lutong ulam ulit kami. Pritong tilapia. Yun nga lang, ano kami, yung kurot-kurot. Pero at least iba-ibang klaseng ulam. Tapos bopis. Lumpian Shanghai ulit. 2 piraso lang. Tapos menudo. Ano pa to? Sabaw, sinigang. Sinigang na baboy. At saka chapsuy. Ang hirap kasi mamalengke na ulan. Tsaka yun nga, nakatamaran ko na dahil andulas dyan mamalengke. Ang putik, madulas, mamalengke. Kaya naglaban na lang ako. Oo, hatid ka namin. Pinapanood ni Mr. yung vlog kahapon. Nakita niya na nagbuhat ako ng bigas. Inura ako. Sabi niya buhat daw ako ng buhat ng bigas pag yung tahi ko. Yung tahi ko sa ligate, yung sinasabi ko dyan. Kasi kapag nagbubuhat talaga ako ng mabigat, grabe susumpong siya. Pero awa ng Diyos, hindi naman sumumpong niya. Pero nagagalit nga tong isa. Natin magkakanood niya. Ano reaction mo? Ngayon wala nakita ha. Ang laki daw ng muscle ko ha. Sabi ko pa. Ready na si Bruha. Yan na yung outfit niya. Para sa face to face for today. Fashion show. Hindi yan. Ang araw ng pasok, Monday and Tuesday. Tapos puro half day. Pero ngayon, ngayong week na to, isang beses lang siya papasok kasi Tuesday na ngayon, di ba? Next week ulit kung magustuhan niya. Pero tsakto magugustuhan niya dahil hindi mainit sa room eh. Titingnan natin sa mga susunod na linggo, yung mainit na. Tingnan mo hanggang ngayon, hindi pa tapos si Mister. Nagmamaraton dun sa ano namin vlog bago naming upload. Ready na? Alis na tayo? Ano po? Namo. O, di ba? Yung t-shirt na yan, akin yan. Naghihiraman na kami ng damit neto eh. Kaya lang hindi kami parehas ng taste ng damit. Magkaiba kami. Ito, yung crop top sa akin, sa kanya, t-shirt. Anak, patay mo na yung TV. Asa na yung remote? Inano ni Papa?
May alcohol ka na? Ayun, may alcohol. May extra face mask. Hindi yan sasama. Iiyak yan dito. Sige, ito bigay sa ano. Motor. Patakbuhin mo yan to. Pagka lumabas ka na, marinig ka namin. Ayusin mo yung buhok mo. Ha? Hahatid, oo. Kailangan ko rin pumunta. Yun, isa pa yun, may ambagan. Ano ba yan? May ambagan agad, 50 pesos. Diba, usong-uso, dahil daw sa, usong-uso talaga dito yon sa mga public school. Asan ka na? Nawala ka na. Ako, ito lang ako, oh. Nanay na nanay. Supportive ako sa mga anak. Talagang inaasikaso ko sila. Kahit si panganay na nagtatrabaho na, inaasikaso ko yun. Ayan, tingnan mo, nagsisimula na siyang umiyak kasi lumabas na si Kuya John. Inaasikaso ko yan sila, lahat ng pangangailangan nila. Hands-on ako sa mga anak ko, guys. Kahit na sabihin pang, hindi ko naman sila binibaby, pero lahat ng pangangailangan nila talagang minomonitor ko. Pero pinababayaan ko sila mag-explore, pinababayaan ko sila lumabas, makihalubilo sa iba, walang problema sa akin yun. Pero pagdating dito sa loob ng bahay, lahat ng pangangailangan nila, kailangan alam ko kung ano yung maibibigay ko, kung ano yung kailangan nila, lahat yan. Talagang tinitingnan ko yan isa-isa. Yung mo, hindi na naman siya mapakali. You know, ayan na naman. Ha? Yung buntot niyang kaliit-liit, kawag ng kawag. Ayan na. ID. Isa pa to, no? Yung ID lace mo, no? Hindi ko alam kung bibili ka. May ambagan pala kami 50 pesos para sa electric fan. Kasi naglagay daw doon ng electric fan bago magpasukan. Parang pang 2 weeks pa lang naman ngayon, eh, no? Na face-to-face. Ah, ngayon pa lang ba talaga simula? Mula kahapon hanggang ngayon? Ah, okay. Kala ko last week pa. Oh, naku! Diyos ko po, Aksi! Asa na? Di na siya mapakali. Halika na! Sige, dala kang suklay. May dala siyang baon na tubig, tsaka kanin. Ayaw niya ilagay sa bag, eh. Gusto niya i-plastic lang, kaya okay na daw yun. Ready na? Si Aksi, ano na, oh. Warprick na, oh. Sama ka? Iwan! Iwan ka! Hindi siya mapakali. Iwan! Iwan ka! Halika na! Dali na! Alis na! Halika na! Halika na! Bilisan mo na! Halika na! Ayun na! Nauna na siya! Nauna na! Excited na siya! Al! Alis na kami, Al! Wala kaming payong. Ba yan? Mga payong ko nasa hiraman sa kapatid ko. No, si Jape tuloy nakasombrero lang. Ako din nakasombrero. Dito. Asa na? Hindi. Hindi yun. Halika na. Sige, 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 sige. Kad. Maulan. Palengke. Ay, lamig. Si Kuyang nasa likod namin. Sumisigaw. Wala yata siyang busine eh. Kaya sumisigaw na lang eh. Kami may pila, ayun o. Hindi pa pinapapasok. Yung iba naka-uniform eh. Dito na kami sa school. Ayan o. Mga naka-uniform yung iba. Bruha, okay ka lang? Mamaya ka na bumaba. Hindi pa nagpapapasok. Haba ng pila. Ang haba ng pila ng mga estudyante. Doon yung pasukan. Pero nakapila sila hanggang... Dito. Parang field trip lang eh. Nandun. Parang field trip nga eh. Ayun, nandun. Dun pa. Sa dulo na yun. Pero si Japet nandito. Hindi pa namin siya pinalabas. Pero umaandar na. Eksaktong 12:45 nagpapapasok na sila. Unti-unti nang umaandar eh. Siguro pag naubos yung estudyante, saka kami papasok. Kasi kasama nga ako. Ayun. Temperature. Ang dami din palang mga naka-uniform. Pero kasi itong japet ko, pwede naman rubber shoes.
Ayaw niya mag-uniform kasi wala nga siyang black shoes. Di nga ako ready na mag-face to face siya. Payag lang ako sa online class eh, pero gusto niya eh, gusto niyang ma-experience. Umayag na rin naman kami kasi fully vaccine naman na siya. Ay, okay. Ay, ayan na. Ayan na, pumapasok na. Ang dami din pala, no? Tignan mo, oh. Ah, dito tayo banda. Ah, dito tayo sa may kabila. Ito yung kabila. Ito yung konti pila. Dalawa yung pila eh. Isa doon at saka isa dito. Dito kami. Nakapila na kami, guys. Para rin ako estudyante, no? Eh, sombrero mo? Iwanan mo sa akin yan? Hindi na? Okay na, wag na. Kasi baka mamaya umulan eh. Pagkabababa ka eh. Halika na, andar na. Dito na kami sa loob. Ang room ni Japet. Pang fourth floor. Pero doon. Ay, dali. Ang lakas ng ambon. Dito kami bababa. Tapos papanik kami doon. Ang ganda sa... Kahingal. Nasa fourth floor na ako. Ayun si Kuya Jun, no? Yung motor na yun. Naantay siya doon. Dito si Japet. Yan ang room niya. Ano? Iwanan ko na si Brua. Ayun siya nandun. Ang teacher na siya. Mauwi na kami, guys. Babalikan namin si Japet ng 5:20. 5:20 nga yata, sabi ng teacher. Basta magchat-chat naman sa akin si Japet. May dala-dala siyang cellphone. Kung susunduin na siya. Sunduin namin siya mamaya. Nakausap ko lang yung teacher. Inorient ako ng teacher tungkol sa mga policy. Tapos next week daw, papadala sa akin yung ano, papel para mapirmahan ko. Dahil sira yung printer ngayon. Okay naman, ilang estudyante lang sila nandun.